Views and opinions expressed by the guests and or the host of this video are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from the sources available to us at the time this episode is created. We make no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors or damages arising from the use of the information provided in this video. Okay, good morning or good day. Welcome to this special episode. This is not a podcast per se. This is a more of a huddle. Dito po sa episode na ito, wala muna tayong guest sa special episode na ito. Mag-usap-usap tayo about sa iba-ibang perspective. So kasama po natin ngayon si Tenshel and si Rain. Ginamit kong ang dito stage name ay Father Johnny, but I am also known as Lumin. Sige. So, sa ngayon, ang pag-usapan sana natin yung pinsinalaman sa pagpapasalamat. Walang naman natin isa yan sa mga pinagmamalaking bagay ng isang grupo na nanggaling sa Pilipinas. Pinamunuan ng tinatawag natin si Bes. So, sana natin pag-usapan kung bakit ang pag-aangkin ng pagpapasalamat na lagi ay hindi dapat gawin ng grupong MCGI ayon sa Biblia at kasaysayan. Ulitin ko po ating pagpaksa kung bakit ang pag-aangkin ng pagpapasalamat na lagi ay hindi dapat gawin ng grupong MCGI ayon sa Biblia at kasaysayan. Sa ating pagpaksa, mga kapatid, bago po ang lahat, nabarin nyo naman ating disclaimer. Hihingi po kami ng dispensa kung kami po ay may pagkukulang na may tutulong dito. At umaasa po kami na ito lamang ay mga opinion lamang namin at kami nga ay bukas naman na mapangalian or ma-disprove ang aming mga sinasabi. Ang aim lang sana namin, mabigyan kayo ng isa pang perspective na hanggat na sa pagsusuri ay biblical naman at mas malapit sa natotohanan. Simulan na natin agad sa paboritong kiniklaim ng isang grupo. Grupo MCGI. Yung nasa 30. Naayos ko yung slip. Ayan. Yung nasa 30, 19 ng Jeremias. So, lagi nilang binabasa yung matagal na yung paborito nilang sitas na yan. At mula sa kanilang nagmumula ang pagpapasalamat. At ang tinig na nangagsasaya at aking pararamihin sila at sila'y hindi mga maunti. Aking ding luluwalhatiin sila at sila'y hindi magiging maliit. Ang kanilang anak naman ay magiging gaya ng una at ang kanilang kapisanan ay matatatag sa harap ko. At aking parurusahan yaong lahat na nagsisipighati sa kanila. Ang kanilang tagaakay ay magiging isa sa kanila. At ang kanilang puno ay magmumula sa gitna nila. At aking palalapitin siya. At siya'y lalapit sa akin. Sabagat sinong yaong nangahas upang lumapit sa akin, sabi ng Panginoon. At kayo'y magiging aking bayan. At ako'y magiging inyong Diyos. Ang mabangis na galit ng Panginoon ay hindi darating hanggang sa maisagawa at hanggang sa kanya maisagawa ang haka ng kanyang puso. Sa mga huling araw ay iyong mauwang nama. So, pamilya naman tayo na paboritong-paborito tong iklaim ng MCGI. In fact, doon sa mga bago pong maanib, matagal na po ito, consistent sila dito sa stand nila. Early 2000s pa lang, late 90s, ginagamit na nila itong claim na ito na sila daw ang kinatuparan ng kulang ito sa kanila magmumula ang pagpapasalamat. In fact, kaya nga yung title ng kanilang event sa English, palagay, Thanksgiving. Kasi doon nga daw galing yun. Out of them shall proceed Thanksgiving. So, yun po yung isa sa mga hula na ito. At sa palagay namin, bagamat isa ang grupo, si Gia, nag-claim na sila daw ay nagpapasalamat linggo-linggo,
ayon sa ating pinag-aaralang paksa, dapat din nila ang kininga, sila lang ang gumagawa nito. At ang kahit man gumagawa sila nito, hindi ito basihan na sila na ang tunay na iglesia, kung yun man ang kanilang faith. Kasi ang nangyayari, mga kapatid at mga kaibigan, nagiging exclusivist ng tingin nila, na parang sila lang talaga ang bayan ng Diyos sa mga huling araw. So, simulan muna natin sa isang unang tanong. Ano ba ang tinutukoy na pagpapasalamat sa Biblia? So, kahit sa lumang tipan sa Israel, meron lang silang ginagawang pagpapasalamat. Sa totoo lang, ginagamit na rin nila yung mga term na pagpapasalamat. Kumbaga parang isang uri na paghahain sa Diyos. Basahin nga natin sa kalata ng awit, 116-17. Ganito po ang ating mababasa. Okay, kapatid na rin. Aking iahandog sa iyo ang hain na pasalamat at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Ayun, so nabasa natin sa kitas na ito na noong panaman ng Israel ay tumatawag na sa pangalan ng Panginoon. In fact, kung nagkakamali, sa lahi pa lang nila Adan, ba? Tama ba? O din sa si Seth ba? Enos, Enos. Yung Enos, anak ni Seth. Yung anak ni Seth. Yan ang isa sa mga unang tumawag. Doon ang simulang sitawag ang mga tao sa pangalan ng Panginoon. Sa Genesis, sa 4. Ayan. Doon sa 4:26 na Genesis, yun ang nakalagay dyan. Noon ay pinasimulan ng mga tao ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. So, isa yun sa ginagawa din dati ng mga unang din. Pero doon sa ating ano, yung formal or yung ikituso na life na pagpapasalamat, eh, marami na yung instansya na sa Biblia na ginagawa nito ng mga unang yung punang Diyos yung sa Biblia. Yung bayan ng, unang bayan ng Diyos na yung Israel. Sinabing sa Awit 92:1, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. At paglipat naman sa bagong tipan, ganun din naman ang ginawa ng mga Kristiyano ng unang siglo. Ginawa din nila ang mga pagpapasalamat. Basahin nga natin, kapatid na rin, Roma 7:25. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Yeso Kristo na Panginoon natin, kaya nga tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos. Datapot ang laman ay utusan ng kasalanan. Ayan. At marami din ginawa ang mga pagpapasalamat din sa mga unang Kristiyano. Kaya sinabi rin sa Kolosa 2:7 na sumagana sa pagpapasalamat. Dahil ang mga Kristiyano, di ba, ay gusto nila gayahin si Kristo sa mabuting ehemplo o halimbawa si Kristo. Si Kristo rin ay nagpasalamat. Doon mababasa natin sa San Mateo 26:30, nakasulat din na pagkaawit nila ng isang himno ay nagsiparoon sila dito. So, umaawit din noon ang mga alagad ni Kristo. Pero yung mas diretso talaga ang mababasa natin, yung nasa Lucas. Ayan, sa 22:17. So, pasalamat din sila sa Kristo. Kaya masasabi natin, isang napakabuting bagay talaga ang pagpasalamat. Kasi sa mga recorded na mga ginagawa ng mga lingkod ng Diyos ay nagpapasalamat sila. Kaya yung tinutukoy na pagpapasalamat sa Biblia ay mabuti. At meron din mga kalakip ito. Mapabasa natin sa Hebreo 13:15. Sige, kaya na lang natin sa English. By Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips giving thanks to His name. Sa Tagalog, masabi nga dyan, hain ng pagpupuri sa Diyos na makipigbaga
ay ng bunga ng mga labi nagpapahayag ng kanyang pangalan. Tatakwat ang paggawa ng mabuti at ang abuloy ay huwag ninyong kalimutan sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoon. Kaya yung pagpapasalamat mo ng ano, may kalakit talaga na gawang mabuti. At yung pag-aabuloy na tuntukin yun, ayun yung pagtulong nila doon sa mga may hihirap kung sila ng mga ambagan. At syempre, yun naman tulad ng mga ibang grupo dyan na uso maglagay ng mga pasan ng target. Dapat talaga ang mga abuloyin talaga nun sa unang siglo. Hindi sa Pilipinas, di ba? Alam mo naman, status na yan eh. Diba? Walang pa-target yung abuloy nung una. Kaya nga, target. Dapat ayon sa puso, di ba? Oo, ano yung... tama kapatid. Dapat talaga ayon sa puso, hindi dahil sa pinipilit. Oo. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ayun, ang wag mabigat. Kasi paano nagiging pasya ng puso mo eh? Pinapasanan ka ng target eh. Hindi na puso mo ng pasya. Diba? Hindi siya cargo di konsensya sa'yo, diba? Hindi na yun counted. Kasi hindi mo pinasya sa puso mo eh. So, ano nangyayari tuloy? Yung mga nilalakit nilang isa na akala nila eh, yung tamang pag-aambag. Eh, hindi talaga dapat, hindi yun eh. Hindi valid eh, ayon sa dito eh. Kasi hindi na ayon sa pasya ng puso. Hindi nakalagay nito, huwag mabigat sa loob dahil sa pinipilit. E pwedeng dahil sa pinupulit. Ayun. Dahil o dala ng pangangal. Ang ngailangan. Mabubuo po yung puzzle. Bagong perspective po. Grabe. Ngayon ko lang po naunawaan po sa tagal ko pong binasa. Ngayon po sa huddle po natin, kapatid na. No? Kapatid na Lumin, ngayon ko lang po ito naunawaan. Maghahalo kay Ube po ba ako? Oo nga, sa sobrang tuwa, mapapahalo oh, no. Kay... Yeah, halukay ko pa! O, diba? Mas naintindihan natin sa bagong salin na ito, ang Biblia 2001. Na dapat ayon sa pasya, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan. Kaya napakinggan na natin kung ano ang inilalaman ng pasalamat. May kalakit na awit, paggawa ng mabuti, at yung pag-aabuloy para sa mga nangangailangan. Kaya ngayon, pupunta na tayo sa pinakatanong natin. Bakit masasabi isa sa mga una ang Katoliko sa linggo-linggong paggawa ng pasalamat? Kaya disclaimer pala bago tayo magsimula, hindi namin sinasabi na tama ang lahat ng aral ng Katoliko. Wala kaming ganung ini-imply. Gusto lang namin sana maging accurate ang pagbabatikos natin or pagkiklaim natin sa mga bagay na may kinalaman sa ating relihiyon. So kapatid na rin, dahil mas alam mo ang mga aral sa simbahan, baka pwede ka mag-share. Eucharist, yung tinatawag. Ang Eucharist ay ito ang ano, isang ito yung isang kaganapan sa loob ng banal na misa kung saan yung tinapay at alak ay kino-commemorate nila yung alam niyo na yun, 'di ba? Bago ipako sa krus si Kristo, ang mga apostol at si Kristo ay nasa hapunan ng Panginoon, kinokommemorate yun ng mga Katoliko. Ang ginagawa nila, yung, diba sabi sa Biblia, gawin nyo ito, diba, hanggang sa dumating ang Panginoon. So, tinitake yun ng Katoliko na literal na pagpuputol, tinapay, tsaka alak. Yun yung ostya sa ngayon. Tapos pag-inom ng alak ng pare. Yun yung Eucharistia na sinasagawa ng mga Katoliko. Hindi lang mga Katoliko, bagkus mga Protestante. Kasi sa ibang Protestante, naniniwala sila na banal na sakramento. O, isa sa sakramento yung paghain ng tinapay at alak bilang pag-alala sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ayun po. Tawag nila sa Protestante doon, ordinan. Dalawa, meron
Sa dati kong pinanggalingan, meron silang tinuturo na dalawang ordinance ni Kristo daw. Or yung bautismo. Dapat gawin. Una, bautismo. Pangalawa, yung hapunan ng Panginoon. Yun yung dalawang sakramentong kinikilala ng mga Protestante, no? Pati mga Orthodox, inaano rin nila yung pagano ng tinapay. So, itong paghahati-hati ng tinapay at pag-inom ng alak, ito yung isa sa mga bagay na parang pinaka-agree o pinaka-sinasang-ayuna ng lahat ng mga denominasyon ng mga Kristiyano. Diba? Kasi letter for letter sa Biblia naman yun eh. O, diba? Paghahati ng tinapay. So, ayun. Ayos! Salamat, kapatid na Rain! Tama nga na binanggit na niya yung gist or pinaka-essence ng Eucharist. And in fact, kahit sa mismong official catechism of the Catholic Church, sa 1328, sa English translation ng kanilang katekismo, nakalagay doon na tinawag siyang Eucharist because it's an action of thanksgiving to God. The Greek words Eucharistein and Eulogein recall the Jewish blessings that proclaim, especially during a meal, God's works. So, meron din siyang act ng thanksgiving. Act siya ng thanksgiving, kaya masasabi din natin na maaaring isa sa ang Katoliko sa mga una nag-claim na ginagawa nila ang pagpapasalamat. Kasi in fact, wala naman sigurong kukontra na nauna talaga ang Katoliko kaysa sa mga sekta na lumitaw ng 1900s. Yung isang sekta dyan na may sentral sa diliman, yung isang sekta na nahati na sa tatlo, at yung isa nasa Bulacan ng sentral, yung isa nasa Palit, at marami rin kasi sila mga offshoots na nag-claim na meron silang ginagawang pasalamat, na kung napangatawag nila, taunang pasalamat. Pero lahat sila, kung kasaysayan ng ating titignan, nauna ang Katoliko centuries ago na gawin itong act ng pagpapasalamat or sacrifice of thanksgiving. Kapatid na potential, may dadagdag ka ba sa ating diskurso? Gusto kong pamalian yung claim ni Soriano na noong una, yung hapunan ng Panginoon daw ay hindi literal. Ang mga unang Kristiyano, meron talaga silang Eucharist na literal, yung kagaya ng kay Kristo. Ito, yung ginaya nila. Kasi kung iaangat natin yung seats, yung ano, sinumbatan niya yung mga ano eh, taga Corinto eh. Nasa pagkakatipo nila, may nalalasing. May nalalasing. Ayan, may mga hidwang, ayan, nagkakatipon sila, di ba? Pag nagkakatipon sila, may pagpapasalamat. So, di ba, pag nagpapasalamat sila, ginagawa nila yung inutos ni Kristo, gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Yung alin, yung hapunan na ginawa niya kasama ng mga apostol. Ngayon, kung ibababa, nasa 19 tayo, kung ibababa naman natin, may darating sa punto na ano, sinabi niya, sa inyo, may nalalasing. May nalalasing sa kanila eh. Kasi yung iniinom nila nun, nakakalasing talaga kasi alak yun eh. Oh, meron man nagpapakabusog din, di ba? Nagpapakabusog. Kasi yung tinapay nila, kagaya ng tinapay nila Kristo nun, malaki yun eh. Hindi walang naman yun yung tinapay na walang lebadura, di ba? Oo. Malaki yun. Yun yung kinakain nila pag Paskwa. Malaki yun. Mabubusog ka talaga dun. Mabubusog ka dun. Sa ano, sa 11:21, sinabi dun, sapagkat sa inyong pagkain, ang bawat isa'y kumukuha ng kanyang sariling hapunan, nagpapauna sa iba. At ang isa'y gutom, ang isa lasing. Kaya, may nalalasing dun. Diba? Dapat pasa-pasa yun, diba? Isa-isa mo. Oo, hindi yung tinitimawa mo yung ano, kaya yung pagkain. Ginagawang pulutan eh. Kaya nga tinira sila ni Pablo sa ano eh, sa 1440 eh. Wala kasing kaayusan yung hapunan nila eh. Napakagulo nun, di ba? Eh, di ba yung Pasko ng mga Hudyo, yung kagaya ng ginawa nila Kristo, dumampot sila ng pagkain, tapos ano, nagpasa-pasa sila, di ba? Oh. Kung kunin dito ito at kanin sabagkat ito ay aking katawan. Diba? Wow. Siyempre, hindi naman sila, ano, hindi naman sa tigitigisan ng laki nun. Kaya nga. Kaya nakakabusog yun, iba. Kaya nga hinati. So, tingnan mo sa 22, ano, wala baga kayong bahay na inyong makakainan at maiinuman?
o niwawalang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos at inihiya ninyo ang mga wala ng anuman. Ano ang aking sasabihin sa inyo? Kayo bagay aking pupurihin. Sa bagay na ito, hindi ko kayo pinupuri. Diba? Kasi po naman na wala kang bahay na kakainan mo para doon ka magpakabusog sa ano, sa hapunan ng Panginoon. Diba? Na yung iba walang makain. Para magawa yung ano, yung tawag din, yung hapunan ng Panginoon. Eh, ganyan din daw nangyari dyan sa grupo dyan sa palit eh. Ang balita nga daw dati, nag-try sila, sumubok sila gumawa ng hapunan ng Panginoon. Eh, nangyari, nagkagulo. Order pa sila ng pagkain, common meal, galing sa McDo eh. Pero isang beses lang naman yata yung nangyari, noong pang early 2000s. Oo. Ang ginawa nila yung sa East 27 ng Juan, sabi dun kasi, huwag kayong magsigawa sa tinapay na napapanis. Napapanis. Eh, yun pala, pagkain na papanis. Pagkain. Okay. Yung nila yung tinapay daw, napapanis. Yun. Alam ba yung sinasabi kong magsigawa kayo sa hindi dahil sa pagkain na papanis? Paano ba siya discuss ni Chris? Tungkol ba yun sa Eucharist? Hindi. Kasi kung titingnan dyan eh, hindi yung tinapay ang dapat mong hanapin or yung dapat. Kasi inalimbawan yung sarili niya sa tinapay na ano eh, hindi napapanis yun. Tinapay na mula sa langit. Siya yun eh. Sinabi niya yun. Siya yung tinapay na mula sa langit. Di ba yung kanin ninyo ang aking laman, inumin ninyo ang aking dugo. Ayan nga. Ayan nga yung naka-plan. Kaya ang ginawa talaga nila, unang pinaklaim na katolik nga na Eucharist yan. Kasi nga nagsimula, ginawa-gawin nila yung ginawa ni Cristo. Tumampot ng tinapay, nagputol-putol. Yung simbolismo kasi ginagawa pa rin nila eh. Oo. Tawag nga din ng mga Katoliko, yan daw ang pinakaunang misa eh. Yan daw. Kasi ang sentro ng misa, di ba, yung Eucharist. So, yan daw yung pinakaunang misa sa lahat daw, sabi ng mga Katoliko. Pinapahalaga nila yan. Kasi di ba, like, parang naging mindset ng MCGI na wala daw sa Biblia ang Eucharist siya. Actually, nasa Biblia siya eh. Ginawa siya ni Pablo. Kung hindi pala literal yung ginawa, kung mali pala yung literal na Eucharistia, bakit pa siya ginawa ni Pablo sa lokal ng Corinto? Ayan. Sa pagsasama-sama nila kung mali pala yun. E di ba pinapahayag sa kanila ni Kristo na, di ba pinagpahayagan siya ng Ebanghelyo ni Kristo? Sabi sa kanya sa Galacia, yung tinanggap niya yung, ano, yung kapahayagan kay Kristo mismo. Yan. Sapagkat hindi ko ito tinanggap sa tao, ni tinuro man sa akin, kundi tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Yesu Kristo. Eh, sa lokal ng Corinth, ano yun, di ba? Mm-hmm. Hindi ibig sabihin, yung ginawa niya ngayon, tinanggap niya yung kay Kristo. Oo, tinanggap niya yun. At di ba, kung ano man ang ginagawa niya, eh, dapat ayaw niya kung sa pahayag na natanggap niya. Kaya, kung ginawa niya yung puso na tinapay na literal, eh, dapat. Meron talaga yung ginawa. Kaya ganun yung ginawa ni Pablo. Kasi siya man nagsulat, unang Corinto 11:1. Kasi ginawa ni Kristo yung literal eh. Yung may simbolismo. Ang hirap kasi yung, ano eh, naaartihan sila sa ritual eh. Diba? Yung hirap eh. Ayaw lang sa ritual, kaya... Oo. Pero simbolismo kasi yun eh. May gustong ituro si Kristo sa simbolismo na yun. Na maaaring gusto niya rin itawid sa mga mananampalataya ng una. Kaya, eh dapat, tama. At saka kung ayaw nila ng literal na hapunan, eh di dapat di rin sila nagliteral na naglulubog, di ba? Oo. Oo. Ba't sila nag-literal na nag-lulubog? Di ba tinuro nila na simbolismo lang daw yung paglulubog? Nilulubog daw sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, hindi raw sa tubig. At pa sila nagbabautis sa tubig kung ganun pala? Ayan, idala mo naman yun dun sa paghahati-hati ng tinapay, di ba? Oo. Saka nililiteral nga nila, di ba may turo sila, Father Johnny, may turo sila na yung bautismo raw may literal na salita ng Diyos. Tama ba? Kaya yung mga nabautismuhan sa MCGI, hindi nila pinaliligo after bautismuhan eh. Alam yun ng mga dito pa rin. Oo. Sa iba hindi rin recommend.
Tapos yung iba naman, kung kailangan, panlaw lang daw. Basahin niya natin yung ano, yung tubig na may salita. Yung nasa epek. Basahin mo kapatid na rin, 5:26. Upang kanyang pakabanalin ito, nanilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Yan, niliteral nila yan eh. Diba? Ayan yung literal. Yung tubig na may salita. Kaya hindi raw dapat maligo pag bagong bautismo ka. Eh, hindi naman ganun. Oh. Kung dadalin mo ngayon yan sa lohika ng yung pagpuputol-putol ng tinapay, dapat ginagawa rin nila yun kasi nagbabautismo silang literal eh. Diba? Oh. Oo nga. Diba? Yun yung punto na ano eh, gusto kong i ano i-emphasize. Kasi ano, okay. yung ano rin eh, yung bautismo rin kasi may simbolismo rin yun eh. Di ba? Kasi simbolismo yun ng paglilinis, kaya nga pupugasan ka eh. Kaya diba? Nga, kung paanong niligtas si Noe sa tubig. Kung paanong niligtas si Noe sa pamamagitan ng tubig, di ba? Tayo, niligtas tayo sa kasalanan, nilinis tayo sa tubig. Ganun. Simbolismo lagi eh. Eh yung pagpuputol-putol ng tinapay. Eh meron din yung kahulugan, 'di ba? Yung katawan at dugo ni Kristo. Eh, ano ba yung katawan at dugo ni Kristo? 'Di ba yun yung itinantubos sa iglesia, oh, 'di ba? Oo. 20:28 ng gawa. Ng gawa. Ayan, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kaniyang sariling dugo. Eh, pinambili ang dugo at katawan ni Kristo eh. Kaya nga kinukommemorate yung kamatayan ni Kristo. At dito na tayo lulundo sa kahulugan ng Eucharistia, no? Yung talagang, ano, yung mismong salita niya. Bakit? Ayun. Kaya na lang magpatuloy. So, yun nga, tama nga. Dapat pala, nagdodobo standard kasi sila. Dapat kung gagawin nila yun sa isa, yun din sa lahat. Tama. Yun sa isa, literal nila sa lahat. Eh, puso kasi yung ganyan double standard kahit sinabi na nga. Kikere pick the load. Ano eh, sa pagkat sa panukat, sinukat, doon kayo mulo, yung suro kasi. Anyway, baka maaligaw tayo kung saan naman tayo pupunin. Balik tayo sa pinaka po, kasi yun binabasihan nila na wala nga daw hindi daw nakasulat sa Bible yung buhay. Eh, sabi, ibang paksana ito tungkol sa awag sa nakasulat. Pero dito saan, nakasulat na lang yun. Kung titignan natin sa Greek kung nasa ito, yung nakakapagpasalamat, kung titignan natin yan, ayun, itang kita dyan eh. Hindi lang marunong magbasa ng Greek, pero marunong naman ako sa lahat ng Romanized, dito, transliterated Greek, madali, Eucharist, kaya. Alam ko, hindi lang yun ang isa eh. Dalawang beses pa, oh. Yan. Hindi lang marunong. Paano? Papakipa-flash na lang natin paano ba sinabi sa dictionary ng Greek Strong's. O ano ba ang definition niya? Ako, G2170. Yeah. Ang favorite ni Beth yung Strong. Oo, paborito niya yan. Kasi kahit yung pinag-usapan ng isang episode ng podcast kay Brocoli, diba? Yung pinag-usapan niyo, yung host, ayon sa basi. Oo. Hindi ko stands kasi. Oo. Pero siyang connect na dito, pero sa kanan natin yun. Oo, sa kanan mo na yun. Sa kanan. Kita pa lang natin sa Greek yun. Kasi hindi naman masama i-retain yung Greek word kasi baptizo, ganun din eh. Doon din galing eh. Nagkataon lang sa Tagalog, i-retain doon. Pero itong Eucharist, Tessas, hindi nila i-retain. So, tingnan na natin ano ba ang sabi ng dictionary tungkol dito. G-2-1-7-T. So, sino gusto na pakita. Ayan, yung G2170 Eucharistus from G20095 in derivative of G5483 well favored, that is by implication grateful or
thankful. Meron talaga ang word thankful. Mapagpasalamat sa wikang Filipino. Yeah. Ginagawa nila yun, di ba? Sa Eucharistia. Oo. Yung pagtuputol-putol ng tinapay. At ano ba yung pinagpapasalamat nila? Siyempre, pinagpapasalamat nila yung pagtubos ni Kristo sa kasalanan ng kalimutan, sa pamamagitan ng pagkabayubay niya sa krus. Anong inialay niya? Yung anong kanyang ipinambili? Ayun. Anong ipinambili sa iglesia? Dugo. Di ba? Malinaw naman eh. 22:20 ng Lucas. Gayun din naman ang saro. Pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo na nabubuhos ng dahil sa inyo. Datapot na rin. Ayun. Na yun. Malinaw na yun eh. Kaya hindi pwede i-claim na ang grupo na lumitaw na ng 1970s, 77, or 1980. Ayan. O natin naman ang papastandard na pakinggan mo. Hindi pwede i-claim na sila na unang gumawa ng papakasalamat eh. Kasi linggo-linggo na puputol-putol ng tinapay yung mga grupo ng mga Kristiyano. Ayan. At kahit tinuloy din naman ito ng mga Katoliko, kahit sabi na hindi tayo sangayon sa iba nila mga aral, pero tatatama lang tayo. Pero we should credit them. Ganun. Give credit din tayo na meron talagang gumagawa. At hindi lang Katoliko, kahit yung mga Protestante, di ba? Yung mga born again. Di ba gumagawa din sila ng katawag na praise and worship. So parang... Oo. Ang problema, yung ginagawa kasi ng naglalaro sa semantics eh. Parang nililiteral na sila lang gumagawa nila pasalamat. Kasi pasalamat yung pangalan ng programa nila. Hindi iwa ng pagpapasalamat. Ginagawa din yan ng mga naunang lumitaw na sa mga group, sa mga group. O grupong na mga Kristiyano. Kaya, dun sa pinaka, natin, core na ating nag-aaralan nga, di ba, kasi natin na pag-usapan din, di ba? Di dapat gawin ng grupong NCGI yung pag-aangkin. Ayun. Napatunayan na natin na hindi lang sila. Pero, meron sila pinagmamalaki na sila ang gumaganap daw. Doon na tayo sa huli nating tanong sa ating paksa. Ano-ano ang mga perspektibo na makukuha natin sa Jeremias 30:19-22:24. Sa pagpapatuloy po ng ating paksa, siyempre, ginamad, ito'y nilimbiroan natin, di ba? Maraming fans ito, itong... Maraming fans ito. Pero tandaan natin na hindi naman tayo nagmamata sa sarili, hindi tayo nagnanasa maging guro. Nagsisharing lang tayo. Baka yung mga natutunan ko naman, di naman galing sa akin yun eh. Aminado naman. Galing yun sa pag-aaral. Hindi tayo mapagmataas na galing. Wala tayong kiklaim na galing. Oo, kasi hindi naman natin pwede kiklaim na binigay ito sa akin ng Diyos. Kasi paano mo nasabi? Di ba? Paborito sabihin nila eh. To claim is one thing. Binulong ay ka sa akin yan. Binulong. To prove is another thing. Ayan na nga. So, ang sabi ko kasi, yung pinagkunan ko ng mga sinasabi ko, galing to sa mga scholar. Mga nag-aaral talaga tungkol dito. Mm-hmm. Saka yung iba rin pagkaintindi ko talaga ng silas. Pwede ko na tinignan ko rin naman sa mga sa mga scholar. Ngayon, kung magkamali man ako sa pagsasabi ko, hindi naman ako mahihiyang magpa-correct kasi wala namang mawawala sa akin. Hindi naman ako nagki-claim na isa akong tao na nagsasalita sa inyo na wala akong sasabihin mali. Di ba, gayon, hindi ko ibig igayon yung sarili ko sa isang narcissistic na mga ngaral na lahat daw ng sinasabi niya eh yun yung tama tapos biglang iibahin nung ganun. Para sa tapay. Ano yung depensa yung yung nangangamali sa diwa. Siyang mga kaunawa. Ano na mamali sa diwa? Silang namamali sa diwa darating sa pagkaunawa. Hindi tayo ganun. Hindi na, unang-una kasi sa lahat, hindi naman para sa atin yung sitos ngayon. Para
may depensa ako kung nagkakamali ako. Pag ako nagkamali, nagkamali talaga ako. Mm-hmm. So yun, ba't ba napunta ron? So punta na ako sa parte ko. Kung ano yung pwede nating matutunan sa Jeremias 30:19. Paka-flash nga sa screen mo na kapatid. Kasi na yung nag-flash sa screen. Flash natin yung sitas. May mga iba-iba tayong perspektibong makukuha dito. Una-una, perspektibong Judaismo. Sa perspektibo ng mga Hudyo, sa perspektibo ng mga Kristiyano. Una-una kasi, sabi dito, yung hula kasi na ito, para to sa mga Israelita na magbabalik sa Israel pagkatapos ng pagkatapon. Kung titingnan natin yung konteksto ng ano ng hula, kung titingnan mo yan sa perspektibong Hudyo, di ba? So dito, titingnan natin yung dalawang ano, titingnan natin yung dalawang perspektibo. Una, perspektibong Hudyo. Pangalawa, perspektibong Kristiyano. Sa perspektibong Hudyo kasi, yung Jeremias na to, nasulat ito. Ang sinasabi ni Jeremias ay para sa mga tao sa Huda. No? Mga tao na nakatira sa Huda. Sinasabi, di ba, Panginoon, Diyos ng Israel. So, pwede mong sabihin dito, yung Israel, na sinasabi, di ba? Baka kasi magkaroon ng kalituhan sa mga nagbabasa. May mga iba't iba kasing ibig sabihin yung Israel sa Biblia. Yung Israel, pwede siyang mag-pertain sa bayan ng Diyos. No? Yung kabuuan ng Israel, yung 12 tribo. Pwede rin kasi 10 tribo lang. Kasi ang tawag rin doon nung panahon na yun ay kaharian ng Israel. Yung 10 tribong himiwalay. Yung after ng reign ni Solomon, kaharian ng Israel ang tawag sa kanila. Tapos yung sa baba, yung dalawa, kaharian ng Huda. Ngayon, si Jeremias, nagsasalita siya sa mga tao sa Huda. Pero yung tawag din sa kanila, tinatawag din sila minsan Israel, ganun. Kasi bayan din sila ng Diyos, di ba? So, ito, sinabi to, hula to ni Jeremias para sa mga mapapatapon na magbabalik. Sila yung sa kanila magmumula yung pagpapasalamat at tinig na ng nagsasaya. At aking pararamihin sila. At sila hindi mga ngaunti. So, bakit sila nangaunti? Maaari niyong itanong. Bakit sila nangaunti? Ano ba yung mga dahilan bakit sila nangaunti? Kung titingnan natin sa Lumang Tipan, mababasa natin na ang mga Israelita ipinatatapon ng Diyos sa Babylonia sa loob ng 70 taon. No? Dumating yung punto na nangalat sila. Hindi lang naman sila sa Babylonia nangalat eh. Nangalat din sila sa iba't ibang lugar. Yun niya yung sinasabi sa Isaiah, sa Baybantang Isaiah 24, yung nangalat sila. Kaya may magpapasalamat sa mga pulo ng dagat. Kasi nangalat sila eh. Mm-hmm. Ayan, lumalaki ninyong Panginoon sa silanganan, sa makatid bagay yung pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Ayan, may mga nangalat eh. Kung titingnan mo yung ano yung context ng Isaiah 24 sa kabuuan. So kung babasahin ko kasi siya ng buo eh, mauubos yung oras natin eh. Mauubos yung oras natin. No? So I will let the listeners read those verses and check. Diba? So, yun na nga. Babalik ako sa ano ko. Sa punto na gusto kong ipalabas sa inyo. Ito, magpa-pertain to sa mga nagbalik. No? Kasi hinulaan ng Diyos, diba? Hinulaan ng Diyos. Hinulaan ni Jeremias na ang mga Israelita mapapatapon at babalik. Babalik sila, itatayo nila yung templo ng Diyos, doon sila ulit sasamba. Hinulaan din niya ni Propeta Isaias. Kung titingnan natin, wait lang. Bihula niya, wait lang. Pwede bang mapopost ba yung recording? May naalala lang ako bigla. bulong. Isang hula rin ng Propeta ng Diyos sa panahon nila, si Propeta Isaias. Sabi niya sa Isaiah 54:1 hanggang 1 hanggang 3. Pwede rin ibaba hanggang 4. So, umawit ka o baog, ikaw na hindi nanganak, ikaw ay mabiglang umawit at humiyaw ng malakas. Ikaw na hindi nagdamdam ng panganganak sapagkat higit ang mga anak na binawaan kaysa mga anak ng may asawa, sabi ng Panginoon. Sumunod.
iyong palakhin ang dako ng iyong tolda at maladlad ang mga tabing ng iyong tahanan. Huwag kang mag-urong, habaan mo ang iyong mga lubid at patibayan mo ang iyong mga tulos. Sumunod, sapagkat ikaw ay lalago sa kanan at sa kaliwa at ang iyong lahi ay mag-aari ng mga bansa at patatahanan ang mga gibang bayan. Sumunod, huwag kang matakot sapagkat ikaw ay hindi mapapahiya o malilito ka man, sapagkat hindi ka malalagay sa kahihiyan, sapagkat iyong kalilimutan ang kahihiyan ng iyong kabataan, at ang pula sa iyong pagkabao ay hindi mo maaalala pa. Diba? So, pwede natin ditong makita na, di ba nga, nangaunti sila. Nangaunti yung mga Israelita at dito, ipinangako ng Diyos sa kanila, dadami sila uli. Tama ba, kapatid na rin? Hindi pala yun, ano, nagtutumutukoy sa mga, ano, sa mga NCGI na, ano, nito, yung nito lang, 1970s, no? Hindi. Kasi kung makikita mo, kung iuugnay mo yung hula, magkaugnay kasi yung mga propeta na yan, eh. Kasi nagsasalita lang naman sila ng patungkol sa isang bagay. Yung pagbabalik ng Israel mula sa pagkatapon. Yung tema kasi ng Isaias, Jeremias, halos magkapareho, eh. Mapapansin nyo. Pwede itong ano, sangayunan ng ano, dalawa kong kasama kasi nabasa na rin naman nila yata yung aklat ni Isaias at ni Jeremias. Kasi ang tema ng ano eh, ang tema ng Isaias at Jeremias, 'di ba? Nagkasala ang Israel. Nagkasala sila sa Diyos, gumagawa sila ng mga labag sa kautusan ng Diyos. Parurusahan sila ng Diyos, hahayaan nila, hahayaan ng Diyos na dumating sa bayan niya ang pagkawasak. Hahayaan niya na sakupin sila ng ibang mga bayan, halimbawa bayan ng Assyria sa kaharian ng Israel, yung 10 tribo na sinasabi, yung inyong kaharian ng Israel, at yung ipasasakop din naman ang kaharian ng Juda sa mga Kaldeo, diba? Si Haring Nebuchadnezzar o si Nabucodonosor sa Tagalog. At darating din sa punto na pagkalipas ng 70 taon, yung mga napatapon sa Babylonia, which is yung kaharian ng Juda, yung mga taga-Jerusalem, at yung ibang taga-Juda, ay mababalik muli sa kanilang dating tinitirhan, sa dating nilang lugar, sa lugar na ipinangako ng Diyos sa kanila. Yun yung ano, doon na babalik yung ano, doon na pupunta ngayon yung kay Ciro, yung ibong mandaragit. Yung ibong mandaragit, di ba? Yung katuparan ng ibong mandaragit na yung bayan ng Diyos, papabalik. Si Haring papabalik sila sa dati. Si Ciro. Oh, in fact, pinangalanan pa nga ni Ciro, letra for letra, Christ, Isaias. Oo, letra for letra. Kasi, doon natin makikita ngayon yung Isaias nasulat ng panahon na yun. Diba? Kasi naletrahan niya si Ciro. So, yun yung ano, yun yung masasabi ko sa perspektibong Judaismo o sa mga Hudyo, na ang katuparan nito, yung mga Hudyo na naipatapon at nagbalik, sila ngayon yung dumami, kagaya ng hula, sa hula ni Isaias. Kasi malaladlad ang tabing, ayun, yung palakihin ng dako ng iyong mga tolda. Diba? Malaladlad ang tabing ng iyong tahanan. Lalaki yun. Diba? Dadami sila. So, kung titingnan naman natin sa panibagong perspektibo, pwede natin tingnan to sa perspektibong Kristiyano. May mga iba na nagsasabi, may mga ibang pangahulugan, pwede daw ito iugnay sa remnant na sinasabi. No? Yung remnant daw sa, ano, sa Roma 11. Basahin natin. Sinasabi ko nga, itinakwilbaga ng Diyos ang kanyang bayan. Huwag nawang mangyari sapagkat ako man ay Israelita sa binhi ni Abraham sa angka ni Benjamin. So nagsasalita siya dito, no? Si Apostle Pablo. Kasi ang mga Hudyo, hindi nila kinikilala si Jesus bilang Kristo. Hindi nila tinatanggap na si Jesus ang Mesiyas, no? Iba kasi ang perspektibo ng mga Hudyo sa Mesiyas. Eh. Para kasi sa mga Hudyo nung panahon nila, ang Mesiyas ay isang figure na magliligtas sa Israel mula sa pag-aapi.
Mandirigma. Warrior-like figure ang Mesiyas sa kanila. Oo. Palalayaan sila. Sa mga kalaban. Ayun. So, wait lang. Post lang sandali. Sisite ko lang yung kay Segaraya. Saglit lang. So, yun nga. So, may remnant ang ano. May remnant ang ano. May remnant. Ito yung tinutukoy dito ni Pablo eh. Ang pagsa ng Roma, 11-1, hanggang sa huling, kahuli-hulihang sitas nun. Hindi itinakwil lang Diyos ang Israel. No. Hindi niya itinakwil lang Israel ng tuluyan. May mga pinutol ang Diyos sa Israel. May mga pinutol siya na sanga ng puno. Inisintulad ni Apostol Pablo sa puno ng olibo. Yung talagang puno ng olibo. At yung olibong ligaw. So, doon sa punong olibo, may remnant doon eh. May remnant doon na matitira at mananatili na sa Diyos. Sa perspektibo ng mga Kristiyano, bakit sila mananatili sa Diyos? Kasi naniwala sila na si Jesus ang Kristo. No, nagaling sa ano? Galing sa olibong ligaw. Yun yung mga hentil. Yun yung mga hentil na isasanib doon sa pagsasama-sama sa bayan ng Diyos na siyang iglesia. Yun yung iglesia sa ano, sa mga Kristiyano. Ang iglesia ang bayan ng Diyos. So may sinabi dito eh, yung sa parte ni Elias, pag-uusap ni Elias at ni ang tatawag dito, ni Elias at ng Diyos. Sinabi ni Elias, Panginoon, ako na lamang po ang natitira sa lahat ng alam mo yun, yung ako na lang natitira sa lahat ng mga naglilingkod sa iyo, wala nang naglilingkod sa iyo, wala nang kumikilala sa iyo sa buong Israel. Ako na lang natira. Parang ganun. Ako na lang natirang propeta mo. Ako na lang yata yung naniniwala sa iyo dito. Tapos anong sabi sa kanya? Anong sabi sa kanya ng Panginoon? Mayroong 7,000 lalaking hindi lumuluhod kay Baal. Sa ano? Sa 11-4 ng ano? Ng Roma. Ito na ba yung 11? Hindi itinakwil lang Diyos ang kanyang bayan na nang una pa ay kilala niya. O hindi ba ganito nalalaman ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Kung paano namagitan siya sa Diyos laban sa Israel at sinabi, Panginoon, pinatay nila ang inyong mga propeta. Ginibanya nila ang iyong mga dambana. At ako'y naiwang nag-iisa. At inahanap nila ang aking buhay. Ay sabi niya, nag-iisa na lang daw siya. Wala nang ibang kumikilala sa'yo dito. Ako na lang. Isa na lang ako. Nag-iisa na lang ako nagsasalita ng naipaglaban para sa'yo. Ganon. Parang ganon yung dating. Kasi kalaban niya yung mga ano eh, mga propeta ni Baal na tinutulungan ni Haring Ahab at Reina Jezebel. So siya na lang yung natitira. Sabi niya yon. Ano sabi ng Diyos sa kanya? Tapos anong sinasabi ng kasagutan ng Diyos sa kanya? Nagtira ako sa akin ng 7,000 lalaki na hindi nangagsiluhod kay Baal. So mali yung akala niya na siya lang yun sa Diyos. Pwede rin natin itong makita sa panahon natin, ano? So, hindi natin pwedeng sabihin na sila lang yun sa Diyos. Malay mo, nagtira ang Diyos nung para sa kanya. Di ba? In the same manner, no? Kaya ano eh, dito mo makikita yung ano eh, yung ano ng iba't ibang religion. Pasaring lang yun. Pasaring ko lang sa MCJ. Sila lang daw yung ano. Kami lang sa Diyos, kami lang ang bayan ng Diyos. O, kami lang. Hindi mo alam. Meron sa labas. Ngayon, hindi naman sa labas. Mayroong tinira ang Diyos para sa kanya. Diba? Kasi sapagkat ang hindi laban sa atin, sumasa atin. Sa atin. Diba? Ayun. Prinsipyo ng MCGI yan. So, hindi rin naman nila ginagawa. Kaya nga. So, balik tayo sa ano sa pinag-uusapan natin. Sa 11 key, so 11 sa is. Ito yung sinasabing remnant sa English. 5 pala, 5. Yan. The remnant. Even though there is then at this present time, also there is a remnant according to the election of grace. So pwedeng maging katuparan to ng hula kung titingnan mo sa perspektibong Kristiyano kasi sila yung magpapasalamat sa Diyos. Nagpapasalamat ba sila na ano? Di ba yun yung tinalakay natin na Eucharistia kanina? Pwede natin iugnay yan. Kasi nagpapasalamat sila sa Diyos na pinilala nila na ano, na tinubos sila ni Kristo ng
pwede natin makita dito na yung mga Hudyo na yun, katuparan pa rin ng hula, di ba? Katuparan sila ng hula eh. Aking pararamihin sila, sila hindi mga ngaunti, di ba? Ano ba yung pwede nating maipakita na sila yung dumadami, hindi sila nangangaunti? Basahin natin yung sa Gawa, sa dos, na araw-araw sa kanila idinadagdag ng Panginoon ang mga inililigtas. Dumadami sila eh. Yan. Praising na nagpupuri sa Diyos at nangagtatapos ng pag-iingat ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. So dumadami sila. Aking pararamihin sila. Sila'y hindi mangangaunti. Diba? Paano sila kakaunti ngayon? Dumadami nga sila. Aking ding luluwalhatiin sila, sila'y hindi magiging maliit. Diba? Naganap yan sa mga Hudyo nung una. Hudyo pa rin. Pwede mo sabihin Hudyo pa rin. Hudyong mga Kristiyano, o pwede rin nadagdag na rin yung mga Hentil na naanib. Katuparan din sila nun. Ayun, wala na akong maidadagdag kung meron kayong maipupuna sa aking mga sinabi. O, pwede nyo siyang sabihin. Di naman ako magsasabi na ano. Ako lang sa totoo. Di naman ako kagaya ni Elias dun sa binasa ko na akala niya siya lang yung tama. Oo nga. Tama din naman. Mabuti ko isa po itong bagong perspective. Ayan na, bagong perspective. Kaya naman tayo sa bagong ngayon ko lang po ito natutunan sa haba ng panahon. Okay, literal ngayon na, ano, na bagong perspective. Pero hindi namin kasi babasa natin yung buong. Mahaba lang kasi ng Roma 11. Siguro yung mga interesado natin listener, yung talagang interesado sila, pwede naman nila tignan yung basahin. Available naman online ang yeah. Nakikita nila doon sa yung Roma, buong kapitulo 11. In fact, doon sa 31 din, na 31.7, okay, class nga po, kapatid na Bible verse. Ayun, may remnant din dyan eh, yung nalabi, ang nalabi sa Israel. Oo. English nga. Yun. Ayun, the remnant of Israel. So either way, pwedeng pasok din din sa nangyaring sa mga Hudyo, at kahit yung ulibo, yung sanga na may lutong. Kasi yung kakamali may sinabi sa Biblia eh, na yung hindi nagbunga yung unang tinanim, kaya binarang, nag-grafting, may ginugtong na bagong ano, na hindi naman talaga originally part. So dyan yung sinabi, yung pinaliwanag ni Pablo, parang sinabi dyan na yung mga Hentil na naging Kristiyano, parang ganyan, may dugtong na rin sila doon sa bayan ng Diyos na original purpose, iglesia ng mga panganay. Kaya, yun yung isa rin dyan na dugtong natin yun, 31.7 ng Jeremias. Meron ding remnant na sinabi niya sa Roma, 11.5. Eh, kahit nandun eh. Diba, dapat sunod-sunod naman ito, diba? Sa teka, galing kayo, 30.19. So, kung tutuloy-tuloy lang natin, di ba? Mismong sa Kristong, inaaway yung naghati-hati ng Biblia. Kasi, di ba, kaya daw nagkagulo-gulo. Kaya, dapat, di natin din inahati-hati. Kung isang aklap to, diretsuin natin yung konteksto. Kaya, kung diretsuin lang talaga natin, may 31, 33, may sinabi rin tipan. At alam naman natin yan, di ba? Yung example din yan, you know, sino bang gusto mo basa ng English? Ano lang ako? 31-33 ng Jeremias? English? Ayan. But this is the covenant which I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law within them, and I will write it upon their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Yun ang nangyari nga. May covenant din eh. So, hula din yun. Yung binasa kanina ni Potential, yung sa Roma 11, may hindi ba binanggit na covenant eh. Sa 26. So, pinagdugtong din ni Pablo eh. Sa 27 pala. And this will be my covenant then, when I take away their sin. So, nakipagtipan din ng Diyos. Dun sa dinugtong, yung kanilang may tipan sa kanya. Kaya, pwede mo din natin sabihin yung nasa Jeremias,
30-31, yung kapitulo 30-31, yung kadugtong na yun, may apply. In-apply ni Pablo doon sa kanyang paliwanag sa buong kapitulo 11 ng Roma. Kaya, siguro, dalawa na itong perspective na may pakita natin sa Jewish perspective na in-explain kanina ni Potential at yung Christian perspective naman na ginamit ni Pablo sa kanyang paliwanag sa Roma. So, baka may bakong comments kasama natin. Ako wala na akong may dadagdag. Nabuo na yung puzzle eh. Nabuo na natin. Kaya... Hindi yun MCGI talaga. Pamit. Kaya dapat talaga, babalik tayo sa tanong natin eh. Na hindi talaga dapat, yung pinakalunggo natin, hindi talaga dapat pwede ang kinin. Oo. Hindi pwede kinin ng isang grupo na lumitaw lang ng 1980s. Na sila lang ang gumagawa. Sila lang. Kaya yung Biblia, pati sa kasaysayan. Hanggang dyan po ang ating paksa. Kung sana po naging natutunan po tayo kahit paano. At inulit lang po namin, may disclaimer din kami kanina. Hindi kami nag-aangkin na nasa amin ang buong katotohanan. Nasa inyo din yun, kayo rin ay may kalayaan. Mag-isip, mag-research, magkaroon ng mga sa isip. Kaya naman tayo binigyan ng isip ng Panginoon Diyos. Sa susunod na episode namin, sa episode, special episode ba? Tama. Susunod na special episode ng podcast, pag-uusapan natin kung ano ba talaga yung kahulugan ng unang Corinto 4:6. Yung laging sinasabi ni Bes na huwag kayo higit sa bagay na nakasulat. Kasi doon nila doon nila naaabuso yung yung sitas eh. Kaya nakukulong tuloy sila sa isang pananaw lang. Na hindi naman talaga nila naiintindihan kung ano ba talaga yung context. Nung pinagsasabi na limbawa, kinlaim nila na si Pablo ay nagsisinungaling. Di ba may claim silang ganun? Yung sinabi nila na si Pablo raw nagsisinungaling. Nung inaresto siya ng mga Hudyo, sinasabi niya na ako'y mamamayang Romano. Nagsisinungaling daw siya nun. Kasi wala raw eka sa Biblia yon. Wala raw sa Biblia yon na sinabi. Kasi Hudyo raw si Pablo, Hudyo lang. Hudyo sa dugo, Hudyo rin sa pagkamamamayan. Pero sinabi niya kasi, sa aklat ng mga gawa, ayan, sumagot ang Pangulong Kapitan, binili ko ng totoong mahal ang pagkamamamayang ito. At sinabi ni Pablo, ngunit ako'y katutubong taga-Roma. Nagsinungaling daw si Pablo dyan. Sa susunod na podcast, papatunayan natin hindi siya nagsinungaling dyan. Totoo yun. Sumagot ang Pinuno Kapitan, malaking halaga sa lapi ay nakuha ko ang pagkamamamayang kong ito. Sinabi ni Pablo, ngunit ako'y isinilang ng mamamayang Romano. Patutunayan natin sa susunod na episode. Do binawa ng Panginoon Diyos na bigyan tayo ng pagkakataong may paksa ang bagay na ito sa susunod na mga araw. Salamat sa... Sige, hanggang lang muna tayo. Tulad natin, nasabi, meron pa tayo mga susunod sana na special episode, Robin, na mag-discuss tayo ng mga bagay na ito. Pero of course, tuloy pa rin naman yung regular programming ng mga ni-interview yung podcast ni Broccoli. So, sa ngalan po ng iba na aming mga kasama, pero salamat kay Kuya Broccoli for giving us this platform para makapag-huddle, makapag-share ng mga bagay na may kinalaman sa Biblia. Hindi yung puro lang tayo, puro non-religious perspective. Bigyan natin ng chance na magkaroon ng bagong perspektibo yung mga Kristiyano, yung mga religious pa rin na nagka-try maghanap ng ibang perspective sa Biblia. Bigyan natin sila ng ibang para patas. Kaya ayun, salamat na nakasama ko si Bible Verse, Potential Tear, and si Ray.
Salamat sa Diyos. Ingatan nawa kayo. Ingatan nawa. Palagi. And good night. Bye-bye. Bye-bye.